Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are. Kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Ang information ng video na are ay intended para sa lahat ng kapwa natin OFWs din sa Italia na nasa domestic sector. Dahil na nga malaki ang porsyento ng mga Pinoy sa Italia na nasa sector na iyan, maigi na alamin at malaman natin ang tungkol doon sa work contract ng isang golf at badante. Alamin natin kung ano ga ang dapat na gagawin kapag ka ikaw ay inalis doon sa trabaho. O kaya naman kung halimbawa na ang isang golf o badante ay siya naman mismo yung umalis sa trabaho. Ano ga dapat ang babayaran sa iyo? Ilan ga dapat yung tinatawag na pre-aviso? O kaya naman ay pupwede ga na wala yan na ikaw ay hindi na magbibigay ng pre-aviso. Lastly ay magbibigay tayo ng legit na option na kung saan ay pwede kang humingi ng assistance kung halimbawa na gusto mo na mag-apply para dito sa Decreto Flusi na kasama ang mga golf at badanti. Pahabol Raga, gusto mo ga na ikaw ay marigaluhan ko ng garnet na Ciao Raga na t-shirt? Panoorin mo lang ang video na are, ang detalye Raga, doon po na sigla, partiyamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ga'y mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ga na mag-apply ng bonus? O kaya naman ay kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa channel, hit mo na rin yung bell, pili mo yung all. Para na sa gayon, wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Ang mga collaboratory domestici, yung mga golf, badanti, babysitter, etc., sila ay kasama doon sa kategorya na lavoro domestico din sa Italia. Kagaya din ng iba ng mga work sectors, ang lavoro domestico ay mayroon din kanyang sarili, yung tinatawag na CCNL, na kung saan ay nandoon yung mga rules at regulations regarding sa lavoro domestico. Dahil sa maraming mga OFWs din sa Italia ang kasama diyan sa work sector na yan, maigi na alamin natin at malaman natin yung mga rules at regulations na yan para na sa ganun ay alam mo ang iyong karapatan. Ang domestic sector ay maraming pagkakaparehas doon sa ibang mga work sectors kung yan ay ikukumpara doon. Pero meron din naman na ilan na pagkakaiba. Example, sa domestic work ay pwede yung tinatawag na convivenza. O yung tinatawag ng iba na visa o kaya naman ay stay-in na kung saan yung worker ay nakatira doon sa iisang bahay na same na tinitirahan din ng amo. Ang isa naman na example na kung saan ay meron pagkakapareha sa iba, syempre dito sa labor domestico ay meron din dapat na work contract. Tapos ay pupwede na ang work contract ay tempo indeterminato o kaya naman ay tempo determinato. Maaari din na full-time, maaari din naman na part-time laang. Ang isang work contract ng golf o kaya naman ay badante ay dapat na naglalaman ng mahalagang info, ng mahalagang detalye regarding doon sa kontrato di lavoro. Gaya ng duration ng kontrato, yan ga ay tempo indeterminato o baka naman determinato laang. Yung mansione at saka livelo ay dapat na indicated din diyan. Ilang oras ka yung dapat na ipagtrabaho, yung araw ng ipagtatrabaho at saka dapat ay malinaw din diyan kung kailan yung araw ng riposo. Dapat ay indicated din yung periodo ng prova, kung saan ga o anong address ng pagtatrabahuan at saka syempre dapat ay malinaw din na naka-state doon sa work contract yung magiging sahod, yung magiging sweldo kung magkano ga ang ibabayad doon sa worker. Ngayon ay aray yung importante na info na dapat na malaman at saka dapat na maging malinaw kasi hindi sapat na pipirma ng work contract yung employer at saka yung worker. Dapat na yan ay i-communicate at saka i-re-register doon sa IMPS. Ang gagawa niyan dapat ay ang employer.
Yan ay ginagawa online sa sito ni IMSS. Ang employer o ang amo, gaya ng sabi natin kanina, ang dapat na gagawa niyan. Until midnight, kahit na holiday, bago isimula ng unang araw na nakasaad sa kontrata, dapat na magawa yan. Kaya kapag ka ikaw, halimbawa, ay may bagong laboro bilang isang golf o kaya naman ay badante, ikaw ay hihingi agad ng iyong kopya doon sa iyong amo nung dokumento na tinatawag na denuncia rapporto di lavoro domestico na gaya na re. At di yan, sa dokumento na yan ay nakapaloob yung lahat ng mga detalye sa iyong work contract, yung ating mga binanggit kanina. Sa puntong are, fast forward na tayo. Alamin natin ngayon yung iba't ibang mga dahilan kung bakit ga napuputol or natatapos yung isang work contract dito sa lavoro domestico na sektor. Una, tinanggal ng employer ang worker doon sa trabaho. Ang tawag diyan ay licensiamento. Tapos, meron ding tinatawag na licensiamento per justa causa. Pwede rin naman na kaya naputol or natapos yung work contract ay dahil nung tinatawag naman na dimisyone. Ibig sabihin, yan ay sa parte naman ng worker. Nag-resign siya doon sa kanyang trabaho. Kung halimbawa naman na yung work contract ay nakalagay doon ay tempo determinato lang, natapos na, tapos ay hindi ka ni-renew. Siyempre, mapuputol na rin yung work contract. O kaya naman ay nandun ka sa periodo ng prova tapos ay hindi ka nakapasa, ay di hindi na rin na itutuloy, matatapos na rin yung iyong work contract. Meron ding case na tinatawag naman na risoluzione consensuale na kung saan yung employer at saka yung worker ay nagkasundo na itigil na or tapusin na yung work contract. Meron din naman na kaya naputol or natapos yung work contract ay dahil pumanaw na yung employer. Siyempre, mapuputol din ang work contract kung halimbawa naman na yung worker ay pumanaw din. Sa pagtatapos ng work contract, dapat na yung worker ay makakatanggap ng tinatawag na liquidazione. At ang amo, siyempre, ang magbabayad niyan. Siya ang magbibigay doon sa worker. Ang dapat na babayaran ay yung TFR or Trattamento di Fine Rapporto. Pati lahat ng mga ferie or yung mga leave na hindi naman nagamit o yung natira pa. Pati yung 13-month pay na nag-mature mula ng simula ng taon. Raga, gusto mo garin na magkaroon ng Garning limited edition na Ciao Raga t-shirt? Bibigyan ko kasi yung mga deserving na mga ragas. So, Garne ang ating gagawin dahil lang gusto kong pasalamatan yung mga raga na nagbibigay sa akin ng super thanks. Mula October 9 hanggang October 31, doon sa bawat video na aking maia-upload, kung sino yung mayroong pinakamalaking total na naibigay sa akin na super thanks ay bibigyan din natin ng Ciao Raga na t-shirt. Ibig sabihin ay pwede na kahit ilang beses ka magbigay sa akin ng super thanks, tapos ay itototal natin yan. Mula October 9 hanggang October 31, itatali natin yan at kukuhanin natin yung total. Tapos ay yung top 3 na raga na mayroong ibinigay sa akin na super thanks ay bibigyan natin, riregaluhan din natin ng Ciao Raga na t-shirt bilang pasasalamat ko sa iyo, raga. Kahit na ikaw ay malayo din sa Milano ay bibigyan pa rin kita dahil ipapadala ko sa iyo ang iyong Ciao Raga t-shirt. O ano, raga, jika na! Hanggang ngayon ga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng charges. Pagka ka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit 10 oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan, raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang TapTapSend. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang TapTapSend. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwedeng matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng GCash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan.
Normally, para masisante ang isang worker doon sa kanyang trabaho, ay kailangan na magpo-provide yung employer ng sapat at saka valid na reason. Pero pagdating sa domestic sector, hindi iyan kailangan. Ibig sabihin ay pwede ka na sisantihin o tanggalin sa trabaho ng iyong amo kahit na hindi siya magpo-provide ng sapat na dahilan. Ang tawag nila dyan ay ad nutum, pero merong exemption. Halimbawa, nandun sa prova at hindi nakapasa, ititigil na yung work contract, kailangan pagkagayon magpo-provide ng sapat na dahilan. Pero gaya ng ating nabanggit kanina, pagka hindi na periodo ng prova at ikaw ay gusto na alisin sa trabaho, pwede kang alisin ng amo kahit hindi na magpo-provide ng valid na reason. Sa kabilang banda naman, ang isang colf or badante, kapag ka siya naman ang gusto na umalis or mag-resign doon sa kanyang trabaho, hindi rin siya obligado na siya ay magpo-provide pa ng sapat at saka valid na reason doon sa kanyang amo. Ang magiging senaryo, kapag ka-licensiamento, ang amo ay dapat na magbibigay ng lettera di licensiamento doon sa worker. Kapag ka naman na dimisyone, magre-resign naman yung worker, ang bibigay naman niya doon sa kanyang amo ay lettera di dimisyone. Pwede na ang gagawin sa parehas na yan ay isesend doon sa residensa, yung sulat. Tapos ay kailangan ay mayroong rekomandata para mas maigi at sigurado na natanggap yung sulat. O kaya naman, pwede rin naman yung tinatawag na konsenya a mano, iaabot mo na laang. Pero maigi din na paparesiban, papapirmahan para ikaw ay mayroong pruweba, mayroong kang katunayan just in case na kailanganin mo yon. Take note ha, kapag ka ang isang colf or badante ay magre-resign or magdidimisyoni, hindi po pwede nagagawin yung dimisyoni online. Yun ay applicable lang doon sa ibang mga laboratory dependenti. Pero pagka colf at saka badante, hindi applicable yung dimisyoni online. Regarding naman sa pagbibigay ng pre-aviso, yan ay nakadepende kung gaano gakatagal o ilang araw yung pre-aviso, depende doon sa oras ng trabaho na nakalagay doon sa kontrato di laboro at saka kung gaano ka nagakatagal sa iyong laboro. Nandiyan eh ang detalye kung ilang araw ga ang pre-aviso, makikita mo din sa CCNL ng Laboro Domestico, nandoon sa Article 40. Ngayon ay sagutin natin yung tanong na pwede ga na maglisensya o kaya naman ay magdimisyone sa parehas na date na nakalagay doon sa sulat. Ang ibig sabihin ay wala kang ibibigay na pre-aviso? Ang sagot raga ay pwede. Pero kapag ka yung amo ang naglisensya tapos ay hindi siya nagbigay ng pre-aviso, dapat na kung ilan man yung pre-aviso, kung ilang araw man yun, ay babayaran pa rin niya doon sa worker at isasama yan doon sa kanyang liquidazione. Samantalang kapag ka naman ang worker ang nagdimisyone tapos ay hindi siya nagbigay ng pre-aviso, alora, yung dapat naman na babayaran sa kanya para doon sa mga araw ng pre-aviso, hindi naman babayaran sa kanya. Hindi yun isasama sa kanyang likwidasyone kasi nga hindi naman siya nagbigay ng pre-aviso at subito umalis na agad siya. Kung ang work contract sa umpisa ay dapat na i-register doon sa IMS, kapag ka naman yan ay naputol at saka natapos na, dapat na i-re-register at i-communicate pa rin kay IMS. Ang datore di lavoro, ang employer pa rin ang gagawa niyan. Ang liquidazione ay dapat na babayaran ng amo kasama doon sa last na monthly salary ng kanyang worker. Kung halimbawa naman na yung amo ay pumanaw na, so ang mangyayari ay yung kanyang tagapagmana ang dapat na mag-aasikaso niyan. Siya dapat ang magbabayad ng liquidazione, siya dapat ang magko-communicate kay IMS, at siya din dapat ang magbabayad ng mga kontributi na dapat na bayaran. Important din na info kapag halimbawa na nilicensya o kaya naman ay pumanaw yung employer, ibig sabihin ay involuntarily nawalan ka ng trabaho, pagka ganyan ay entitled yung isang colf or badante na mag-apply at makatanggap ng tinatawag na disokupatsyone or NASPI. Samantalang kapag yung worker naman ang nag-resign o kaya naman ay siya yung nagdimisyone o kahit pasabihin natin na resolutione consensuale, hindi entitled sa NASPI. Sana ay naging malinaw niya raga ha, kung ikaw ay merong kakilala na sa tingin mo ay makakatulong sa kanya ang info ng vlog nare, sana ay ma-share mo ito sa kanila. Last topic na tayo, diga din sa bagong Decreto of Lucy ay kasama na yung Laboro Domestico. Ibig sabihin ay kasama yung mga colf at saka badante. Gaya ng official announcement din sa official website ng asin.colf ay
December 4, 2023 ang start ng click day, alas 9 ng umaga. Di na naman sa isa pa nilang announcement, although naghihintay pa rin ng circular na magagaling sa ministero, mayroon silang inio-offer na assistance doon sa mga gustong mag-present ng dumanda para sa Decreto Flusi. Maigi-are doon sa mga may kilalang employer na Italian para magpa-assist sa kanila. Ang link niyan ay nasa description. Ulitin lang natin ha, para dito sa bagong Decreto Flusi na kung sana'y kasama ang mga Kolf at Badanti, pwede na maging amo, pwede na maging employer, pwede na maging datore di lavoro ang isang estranyero kahit na hindi Italian citizen. As long as siya ay holder ng valid na permesso di soggiorno, lalo na yung permesso di soggiorno uwe per soggiornante di lungo periodo. Oraga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog ni Aray. Salamat sa panonood mo at salamat sa suporta mo. Just in case, hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, sana ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ako diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!